So, good day guys. So, papakita ko naman sa inyo ngayon paano mag-repack ng wheel bearing, no? Sa Norban. Na Nissan Urban. Ayan. So, i-repack natin yung bearing. No, yung wheel bearing sa harap. No? So, yun, nakatanggal na yung gulong natin. So, i-repack natin yan. So, guys, no, una natin tatanggalin itong caliper. No? Yung 14mm sa ilalim. No? Iangat mo lang yan. Then slide. Matanggal na. Then, tatanggalin natin yung mga brake pads. And then next yan, yung 22mm. Ito. Yung dalawang to. Ha? Then next, natanggalin natin yung cup. Sa pagtanggal ng cup, no, hindi mo pwede titirahin mo agad ng screwdriver dito yan. Ginagabitan ko muna ng manipis. Tapos, pag ginamitin nyo yung screwdriver, huwag nyo papaluin to. Ha? Huwag nyo papaluin. Pasikwat lang. Ha? Kasi pag pinalo mo yan, ito, nagkocompress yan. Pagbalik mo ngayon, maluwag na. Okay? Tanggalin natin yung ibang grease para makita yung cutter pin. Then next, 27mm. Pinakanat niya, 27mm yan. Then pwede na ugutin yan. Check nyo yung bearing. So, okay pa to, no?
So, lilinisin na natin ito. So guys, ito na yung hub natin, no? So, kailangan natin tanggalin yung bearing dito sa likod. Ayan. Yung bearing, saka yung oil seal. So, kailangan mong pitikin yung bearing para sumama yung oil seal. Ito yun, no? Make sure natatama siya doon sa housing, hindi doon sa ano. Okay. Ito nyo, sabay na natanggal yung bearing sa kanyang oil seal niya. Okay. Then, dilinisin na natin yan gamit ng kerosene. Pati yung mga bearing. No? Ito. Mga bearing. So, okay pa yung mga bearing niya. Ibabalik natin yan. Dilinisin na natin na maigi ng kerosene. Okay. Ayan. So, kerosene gagamitin natin. So, yung procedure nyo, no? Same lang yan doon sa kabilang side. So, hindi ko napapakita yung sa kabilang side. Dahil same procedure lang yan. Kung anong ginawa mo sa kabila, ganun din gagawin sa kabila. So, linisin na natin ito.
Kasi nyo guys, may silicone. No? May silicone. Ilalagyan ko kasi ng silicone yan pag binabalik. So, kailangan natin tanggalin para bago ulit. Umulog ako. Guys, malinis na. Kailangan malinis yung lege. Importante yung loob nyo. So ngayon, re-repack na natin yung bearing. Yung bearing natin. So malinis na, no? Kailangan dry siya. Sarado pa rin yung baler cap, no? Oo. Hindi na kinakabalik kay Aldrin, ha? Make sure na yung grasa papasok sa loob ng mga bearing. Yan, kailangan mo lagyan yung hub, no? Sa pinaka-housing. Hindi mo na kailangan punuin yung loob yan. Kasi hindi naman lahat yan pupunta sa bearing pag pinuno mo yung loob. So, dito lang sa part na may bearing. Yan. Pasok mo. Sa outer bearing na tayo. Kasi procedure lang, no? Kailangan makapasok yung grasa sa loob.
Ngayon babalikan natin yung oil seat sa likod. So ito yung cup natin, no? So lalagyan natin ng silicone. Para hindi pasokin ng tubig. Okay. Then kailangan lagyan ng konting grease yung sa loob. So okay na, sasalpak na natin. So mapasok na. Kailangan mo siyang lagyan ng grease sa loob. And then yung outer bearing niya. Then yung flat washer. Then yung nut. So ito na yung paghigpit na, may tamang higpit yan. Okay, hindi mo siya pwedeng higpitan ng gusto kasi hindi mo may ikot yan, baga may ipit ng gusto yung bearing. Natantay mo siya yung may higpit na pero maganda pa rin yung ikot, hindi rin pwedeng maluwag. Nakuha mo yung tamang higpit, lalagay mo na yung black crown. Ayan. Then yung cutter pin. Hindi maharap na mayari ito kasi titiktok eh. Then yung wheel cup. Center cup, kakapit na natin. Kung mapansin nyo, no, yung cup nya, makinis na makinis po. Nakakailang bukas na ako dyan, pero wala kayong makikita ang palo yan. Dahil soft lang ang palo nyo. Hindi mo kailangan birahin ng ganyan. Yan ang palo nya sa gilid. Thank you.
Hindi pwedeng bira ka ng bira dyan. And then make sure lahat ng side nakalapat. So ibabalik na natin yung accessories tinanggal natin. And make sure mabat mahigpit tong ano 22 mm na bolt na yan. Then babalik na natin yung brake pads. Okay na. Hey guys, okay na tong nirepack natin na bearing sa Nissan Urban. So pag nagre-repack kayo, number one yung kailangan malinis na malinis. Lalo pag nagbasagan ng bearing, no, kailangan matatanggal nyo yung mga ribaba na pinagbasagan ng bearing. So dapat talaga malinis na malinis. So nakita nyo yung procedure, no? So, sa kaliwat kanan, isa lang yung procedure nya, ganoon lang. And then gagamit kayo ng high tip na grease, no? Okay, sana may natutunan ulit kayo sa video na ito.